Magandang araw sa inyo mga kakorbi. Sa ating YouTube video na in-upload kamakailan lang. Itong may title na schematic, actual wiring and line diagram of two lamps. One lamp controlled by two three-way and one lamp controlled by single switch. Meron kasing nagtanong sa ating comment section. Ito galing kay Retret. Sir, paano naman po kung nasa gitna yung switch? So, tinutukoy niya siguro dito yung single pole switch. Ganon din si Christian Tahoy nun. Paano sir kung yung single switch nasa gitna? Okay, unang-una sa lahat, maraming salamat Retret at Christian Tahoy nun sa inyong mga tanong. At syempre, shoutout na rin sa inyong dalawa. Okay, yan ang bibigyan natin ng kasagutan. So, ito. So, dire-diretso na tayo. Itong CB, circuit breaker, ito yung ating lamp A, B, C. Yan ang ating mga ilaw. At yung mga nakikita nyong yan, yan yung ating junction box. Next, yan naman yung ating three-way switch, yung unang-unang three-way switch. At ito na yung request nyo, yung single switch, nasa gitna. At yung pangalawang three-way switch na nasa kanan. At syempre, kailangan nating ipakita rin yung flow ng mga PVC or tubo na pagdadaluyan ng mga wire. So ganyan ang kanyang magiging pictorial diagram. Okay? So simulan na natin. Ang magiging scenario, yung bulb A and C connected in parallel. Okay? At kinokontrol yan ng dalawang three-way switch. At yung bulb B controlled by one single pole switch. So, nasa gitna. Yan na yung single pole switch natin. Nasa gitna na. Ulitin lang natin para mas malinaw. Okay, si bulb A at C ay connected sa parallel at kinokontrol ng dalawang three-way switch. At yung bulb B ay kinokontrol ng single pole switch na nasa gitna. Proceed na tayo sa ating actual wiring diagram. So kung mapapansin nyo to, ito yung back portion ng ating mga switches. So ito yung back portion ng three-way switch. Yung 0 is common, 1-3 yung kanilang mga traveler. At meron ding maliit na diagram kung saan pinapakita yung common at yung traveler. Ganun din dito sa kanan. Yung 0 yung ating magiging common at 1-3 yung traveler at meron ding maliit na drawing na symbol ng three-way switch para ma-identify ang common side at traveler side. Next, itong ating single pole switch na nasa gitna, yung ating input terminal at output terminal. So, ibig sabihin niyan, dalawang linya lang meron yung ating single pole switch. At para mas malinaw, ito yung tinutukoy kong back portion ng mga switches. Ayan. So, kung mapansin nyo, yung apat na terminals na yan, yan yung nakadrawing sa ating diagram. Okay? So, yan yung back portion ng mga switches. Ngayon, proceed na tayo sa mga connection. Okay, from CB, line 1 source. Kailangan nating supplyan yung letter A ng line 1 at another line 1 source papunta ng bulb letter C. Dahil kailangan natin silang iparallel. Ayan. Okay, next, yung line 2 load ng bulb A, ayan, ay i-connect natin yan dire-diretso doon sa line 2 load ng bulb C. At yung dalawang yan, yung line 2 load ng bulb A at C, i-connect natin sa common ng three-way switch na nasa kanan. Yung 0. Next, yung mga traveler, napakadali lang. Yung 1, okay, i-connect natin yan sa 1 na traveler ng three-way switch na nasa kaliwa. Ganun din yung 3. Ayan, ganyan lang asimple yung mga traveler, isang diretso lang. At syempre yung 0, yung three-way switch na nasa kaliwa, ay i-connect na natin yan papuntang line 2 source. Ayan. So ganyan lang kasimple mga kakorbi, yung ating scenario sa bulb A at C
na connected in parallel at kinokontrol ng dalawang three-way switch. Next, proceed na tayo sa valve B. Kailangan ulit natin ng line 1 source, so dito na tayo kukuha papuntang line 1 load ng valve B. At yung line 2 load ng valve B, ayan, connected sa input terminal ng switch. At yung output terminal na nakikita nyo, dire-diretso yan sa line 2 source. So, kompleto na yung ating scenario. Yung valve A at C, connected in parallel, controlled by 2 three-way switch. At yung valve B, na nasa gitna, ay controlled by single pole switch na nasa gitna rin. Yan na yung magiging connection ng ating single pole switch kapag siya ay nasa gitna na. At sa actual scenario, kung pipindutin natin yung ating mga switches, okay, ito yung front portion ng three-way switch. Kung pipindutin natin yung unang three-way switch, mag-on yung dalawang ilaw, yung A at C. Ayan. So, kung pipindutin naman natin yung pangalawang three-way switch na nasa kanan, mag-off yung valve A at C. Okay, next. Kung pipindutin natin yung single pole switch na nasa gitna, mag-on yung valve B. Okay, so ganun lang yung scenario. At kapag pinindot ulit natin yung isa man sa mga three-way switch, mag-on ulit yung valve A at C. At ganyan lang kasimple, mga kakorbi, yung paggawa ng actual wiring diagram kung saan yung single switch ay nasa gitna sa pagitan ng dalawang three-way switch. And that's all for today. Thanks for watching. Please click the subscribe button and God bless everyone.